أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah po, dahil sa araw na ito ay pinahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapag-live dito sa Kakasali. Alam ko po na dalawang linggo na akong hindi nakapag-live sa mga kader ng Allah subhanahu wa ta'ala. Medyo sunod-sunod yung ating out of town at hindi talaga sinasadya na ang itinakda ng Allah ay hindi tayo makapag-live. So, ganun pa man, pinapasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya nagbigay sa atin ng another day para makapagbigay sa inyo ng reminders. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na lagyan niya ng baraka itong araw na ito sa ating mga buhay, lalo na sa aking sarili. Tanggapin niya ang mga bagay na ito. At hinihiling ko sa Allah yung pinakamagandang dua, Allahumma balig na Ramadan. Allahumma balig na Ramadan. Naway abutin tayo ng Ramadan ng may magandang kalusugan, ng walang problema, at naway pagdating ng Ramadan, taufikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang dambuhalang good deeds na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Amin ya rabbal alamin. Mga anak, mga kapatid ko, mga mami, alam ko na maaaring isang araw na lang, dalawang araw na lang, ay Ramadan na ang pinakahihintay ng bawat isa, bawat mananampalataya, bawat muslima na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso. Alam ko na ito yung ating pinaka-mimithi, no, na naway abutan tayo ng Ramadan. Dahil alam nating lahat, na kapag Ramadan, binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng one big, big chance for us to change. Diba? Para magbagong buhay. Diba? Yung mga pasaway na mga kabataan, yung mga kabataan, mga teenager, na iniisip niya na imposible na siyang patawarin ng Allah sa dami ng kanyang pagkukulang, sa dami ng kanyang kasalanan, sa dami ng transgression na ginawa niya sa Allah at sa kanyang sarili. Alam nating lahat na isang katutakan nagtatanong sa atin, kakapatatawarin pa ba ako ng Allah? Kakapaano ako magbabagong buhay? Kakasaan ako mag-uumpisa? Subhanallah. So, mga anak ko, Ramadan is about to come. Kumbaga sa ano, naaamoy na natin yung breeze ng Ramadan. At ito at ako layakan ay napakalaking chance para sa ating lahat para magbagong buhay. And at the same time, sa mga kapatid natin na mga practicing Muslim, Ramadan ay napaka-importante sa ating lahat dahil alam nating lahat na from a practicing Muslim, we can be a better Muslim. Diba? At yung mga better Muslim, alam nating lahat na we can be an ideal Muslim after Shahru Ramadan al-Mubarak. So, lahat po tayo dito ay excited, no, sa Ramadan dahil ito ang pinakamalaking blessings ng Allah subhanahu wa ta'ala sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ulitin ko lang, ang dami nang nagtatanong, kaka, kaya ko pa bang magbago? Kaka, patatawarin pa ba ako ng Allah? Right? At ang maisasagot ko sa lahat ng nagtatanong, kung paano ka patatawarin ng Allah, kung paano ka magbabago, kung saan ka mag-uumpisa, ang masasabi ko lang anak, Ramadan is the perfect moment for you to change. Kaya mo to at kaya nating lahat. Di ba? Lahat naman tayo ay may pagkukulang. Lahat tayo ay may nagagawang hindi maganda. Lahat tayo ay may nagagawang ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kasi? Kullun nasu khata'una wa khairu khata'una tawabun. Everyone, every human being, every people are capable to commit mistakes. Di ba? So ikaw, ako, lahat tayo ay nagkakamali. Pero alam nating lahat na may mga kabataan, may mga nanay dyan na talaga naman patong-patong na yung kanilang mga kasalanan. Lalo na yung matatanda na hindi pa nagbabago. Malapit nang mamatay, wala pa rin pagbabago. Diba? May edad na, ayaw pa rin magsala.
Malapit nang dumating ang Malacalmout, hindi dahil may COVID-19, kung hindi nakikita natin na walang humahaba ang buhay, pero kung chismosa, chismosa pa rin, kung inggitera, inggitera pa rin, kung mayabang, mayabang pa rin, kung ayaw magpatawad, ayaw pa rin magpatawad. Walang pakialam sa sala, nakalimutan niya na kung ayaw mong tumayo sa sala at ayaw mong pumasok sa masjid para magsala sa ayaw at sa gusto mo, papasok ka ng masjid ng nakahiga. Ganun pa man mga kapatid ko, uulitin ko lang, lahat tayo ay nagkakamali at very, very visible na pwede tayong magbago from a bad Muslim into a good Muslim, from non-practicing Muslim into a practicing Muslim, from a better Muslim into an ideal Muslim. Right? At ito po ay ang Shahru Ramadan al-Mubarak. Can I change? Yes, of course. Can I be a better Muslim? 100%. Inshallah, with the mercy of Allah, bi-idhnillah, we can be a better Muslim. Right? Bakit posible ang pagbabago sa Ramadan? Bago natin talakay ng ating topic ngayon, bakit posible ang pagbabago sa Ramadan? Lagi natin sinasabi na napaka-posible ang pagbabago. Bakit? Isa sa patunay na kaya mong magbago. Right? Isa sa patunay na kaya mong iwaksi ang mga kasamaan na ginagawa mo. Isa sa patunay na kaya mong iwanan ang lalaki na minamahal mo na alam mong hindi mo asawa. Isa sa patunay na kaya mong iwanan ang addiction sa pornography, addiction sa Netflix, addiction sa K-pop drama, anumang haram na na-addict ka, kaya mong iwanan. Bakit? Dahil kapag Ramadan, mga kapatid, medyo magtataka tayo na ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga bagay na essential. When I say essential, ibig sabihin mga bagay na hindi tayo pwedeng mabuhay nang hindi ito kasama. Right? So ano ito? Tatlo yung essential sa ating mga buhay. Una, ang pagkain. Right? So mula sa halal na pagkain at halal na pamamaraan, pwede kang kumain sa araw, sa gabi, sa tanghali, sa hating gabi, early in the morning, ngayon kapatid. Yung nakasanayan mo na kumakain ka sa araw at sa gabi, pinagbabawalan ka ng Allah pagdating ng Ramadan, na ito ay isagawa mo sa araw ng mga Ramadan at pwede ka lang kumain from the time of after iftar and before suhoor. Diba? So, hindi ba mahirap ito? Right? Pero alam nating lahat na nakakayanan na natin ang mga bagay na ito. Ultimo yung napakabata na minor de edad, no? Nakita natin sa pamumuhay natin na kaya niyang baguhin ang oras ng ating pagkain. So, sabi ko, ang kumain ay essential. Ang uminom ay essential. Kung makakayanan natin na baguhin natin, no? At i-adjust natin ang ating oras ng pagkain sang-ayon sa kautusan ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin at takulayan, kaya mong magbago. Right? So kung hopeless ka, kung despair ka, kung gusto mo nang magpakamatay sa dami ng kasalanan mo, sa laki ng pagsisisi mo, right? Tatandaan mo at takulayan, it's not too late for you. Because Ramadan is coming, and I'm telling you, Ramadan will help you to change into a better person. Right? So, ano yung pangatlong na ipinagbabawal ng Allah after food and water? Right? Na, yung marital relationship. At alam nating lahat na para maintindihan ng mga nanonood, alam nating lahat na ang mag-asawa, kung gusto nila ng marital relationship, any moment pa pwede yun. Right? Pero, isipin mo, ipinagbawal ng Allah. At ito ay pwede lang isagawa ng mag-asawa sa araw ng gabi. So, meaning at takulayakan, kung kaya nating idisiplina ang ating mga sarili mula sa pagkain sa araw, pag-inom sa araw, at isagawa sa may mga asawa ang conjugal or relationship, meaning at takulayakan, lahat ng bagay na na-addict ka, lahat ng bagay na hirap kang iwaksi, lahat ng haram na in-overcome po, pero hindi mo ma-overcome throughout the 11 months, I'm telling you, with the mercy of Allah and with the barakah of Ramadan, you will change into a better person. Right? So, ano ang kailangan mo? Na ito yung kailangan mo. Una, ang unang kailangan na isasagawa mo ay self-discipline. Ulitin ko lang, number one, self-discipline. Hindi ba
ang Ramadan, ang itinuturo ng Ramadan ay pagdisiplina sa sarili. Halimbawa, kahit yung hindi practicing Muslim, kahit yung spaghetti pataas pababa, kahit yung sobrang amazing ng Ramadan, di ba kung paano nagbabago yung mga tao, kahit yung drug addict kaya niyang mag-ayuno, kahit yung addict sa sigarilyo, addict sa alak, kaya niyang mag-fasting. At sa katotohanan ng kanyang pag-fasting, kahit na mag-isa lang siya sa Robinson, mag-isa lang siya sa mall, or mag-isa siya sa isang lugar, o siya lang ang tao sa loob ng bahay, hindi ba't nadidisiplina ng bawat Muslim? Kahit sinasabi ng kanyang bituka, ng kanyang entisin, ng kanyang throth, na gusto kong uminom, uhaw na ako, napakasarap ng ice cream, uminom ka ng tubig, kumain ka ng konting kanin o isda o whatever, hindi ba't nadidisiplina natin ating mga sarili? Bakit? Dahil ito ang baraka ng Ramadan. Ramadan is the best way to discipline ourselves. Subhanallah. So, ulitin ko lang mga takulayakan, kailangan mo ng disiplina. Right? Didisiplinahin mo yung sarili mo, at ang disiplina na gagawin mo ay hindi ka lang mag-abstain from food and water, di ba? And from marital relationship sa may mga asawa, kung hindi, you will discipline yourself from committing mistakes. Right? So, ano yung nagiging problema natin? May mga magbo-boyfriend, hindi pa sila nagbo-break before Ramadan. Isang araw na lang Ramadan na, dalawang araw na lang Ramadan na. May mga kabataan, napakapasaway, matigas ang ulo, hindi pa niya binibreak yung kanyang girlfriend. See? Yung anak kong lalaki, ayaw pa niyang i-break yung kanyang girlfriend. Hindi niya kaya. Ano ang pinag-uusapan nila? Sa araw, babes, hindi tayo mag-uusap. Pero pagkatapos ng iftar, buong gabi tayo mag-uusap. Right? So nakakapagtaka. Bakit nakayanan ng mag-boyfriend, ng mag-girlfriend, na hindi sila mag-usap sa araw? Pero bakit pagkatapos ng gabi, you will do again whatever you wish. Right? So, ito ay maling pananaw sa Ramadan. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. May namit ako na bata. Sabi niya, alam mo kaka, almost gusto kong magpakamatay nang malaman ko na yung pinakamamahal ko na babae ay nakipag-break sa akin, and then nalaman ko na meron na siyang ibang boyfriend. Right? So sabi niya, sa galit ko, gusto kong patayin yung kanyang boyfriend. Gusto kong umuwi ng aming bayan para bugbugin ko yung lalaking ipinagpalit niya sa akin. Sabi ko, paano pa kayo nagkita? Sabi niya, nagkita kami sa Facebook. And sa totoo lang, sabi niya, kaka, siya yung nagpalakas ng aking iman. Kaya na-inlove ako sa kanya. Sabi ko, abo, parang si Okti lang, di ba? Na-inlove kay brother dahil si brother ang nagpalakas ng kanyang iman. Ito naman, batang ito, itong girl na to, ang nagpalakas ng kanyang iman. Kaya na-inlove si brother, katulad ng nararamdaman ng mga anak ko na na-inlove sa mga lalaking gumagamit ng hadith at Quran, mga da'wa chicks na nagpapaibig ng mga kabataan ng mga kababaihan. So, na-inlove itong lalaking ito. And then sabi ko, so, kung nakababreak nyo lang, meaning, noong Ramadan, mag-boyfriend pa kayo. Yes po. So, anong ginagawa nyo? Sabi niya, yun kaka, pagkatapos ng Maghrib, saka kami nag-uusap kasi ayaw namin ibatal or i-break yung aming mga fasting. La hawla wala kuwata illa billah al-aliyyil azim. Anak, pag ganyan ang pananaw mo, sinasabi ko sa'yo na kung iyan ang pananaw mo sa buhay, hindi ka manonood ng pornography sa araw, pero sa gabi, babalikan mo ang panonood ng pornography. Hindi ka manonood ng K-pop drama sa araw, pero sa gabi, buong gabi kang hindi matutulog, manonood ka ng K-pop drama ng Netflix. I'm telling you, pagkatapos ng Ramadan, you are one of the loser. So, the key and the number one solution for you to change, no? Para ma-realize mo yung internal, no? And realidad na pagbabago. As in, you will be amazing and a better version of you is when you discipline yourself. Disciplining yourself sa commandments ng Allah na maisagawa mo yung mga ipinag-utos ng Allah at pagdisiplina sa sarili na mula ngayon, kakayanin ko, oh my dear self, mahal kong sarili. Hindi ko susuwayin ng Allah sa araw dahil ako ay nagpa-fasting, at hindi ko susuwayin ang Allah pagkatapos kong mag-fasting. So self-discipline, your ability to control your feeling, di ba? Your ability to master your thoughts, your ability
to control your emotion, your ability to control your action, making sure na puro mabubuti ang gagawin mo, that is what we call self-discipline or self-control. Right? Without discipline, at ako liyakan, ano ang mangyayari without discipline? Alam na natin yan. 11 months, karamihan sa atin walang disiplina. Right? Kung gusto makipag-chit-chat-chit-chat, kung gusto mo mag-post, mag-post. Kung gusto manood ng haram, manonood ng haram. Kung gusto gumawa ng haram, gagawa ng haram. To the point na nagkaroon na siya ng addiction. Di ba? Nag-release na siya ng temporary happiness. Nag-i-enjoy na siya doon sa mga bagay na ginagawa niya. And then, naging habit ang kanyang mga haram na ginagawa. And then, naging way of life until it became an addiction. So, yan at ako layakan ang mapapala mo, napala mo, noong bago mag-Ramadan na wala kang control sa iyong sarili. Nang hindi mo disiplinahin ang iyong sarili, ano ang sinabi ng isang sheikh? The moment na wala kang disiplina sa sarili, then you will do whatever you wish. So, these are the result. Ano ang resulta? Patong-patong na kasalanan. Ano ang resulta ng mawala ang ating disiplina sa sarili? Patong-patong na pagkakamali, patong-patong na pagsisisi. At ngayon, isang katutak, libo-libong mga kabataan ang umiiyak, kaka anong gagawin ko nakapagzina na ako? Kaka nabuntis ako? Kaka anong gagawin ko? Magpapalaglag ba ako ng bata? Ilang lalaki ang gusto niyang iwanan ang panonood ng bold, ng pornography, pero hindi na niya kaya dahil daig pa niya ang drug addict. Bakit? Dahil umiikot na sa kanyang utak ang haram na ginagawa niya. Buong ito ay dulot ng panonood ng pornography at any haram movies. So, mga atakulayakan, without self-discipline, you will do whatever you wish. You will go on with the flow. Kahit alam mo na haram, gagawin mo dahil ang shaitan, ginamit niya ang iyong napsu hawa para tuluyan mong wasakin ang iyong pagkatao. As in, ikaw mismo na babae ang magwawasak ng buhay mo. Akala mo kaligayahan? Oo, masaya ka lang sa umpisa. At the end of the road, umiiyak ka, nagsisisi ka, pero hindi mo na maibabalik. Now, atakulayakan, self-discipline ang solusyon. So, pagkatapos atakulayakan ng self-discipline, no, sasabihin mo ngayon sa sarili mo, magbabagong buhay na ako. Right? Magbabagong buhay na ako. At para maging madali sa iyo ang pagbabago, mahal ko, na itinali ng mga itatali ng mga malaikat ang lahat ng syayatin mula sa pinakamaliit hanggang kay Azazel, itatali ng mga malaikat sa pusot ng dagat dahil alam ng Allah na ang dahilan kung bakit hindi natin madisiplina ang ating mga sarili ay dahil sa syayatin. Sino si Shaytan? Ano ang sinabi ng Shaytan nang siya'y palabasin ng Allah sa Jannatul Firdaus? Anong sinabi ng Allah sa sabi ng Shaytan? Sabi niya, "Qala fabima aghwaytani la'akudanna lahum 'ala siratikal mustaqim." Ya Allah, dahil pinili mo ako na maligaw na landas, meaning I was astray because of you. Meaning he is blaming Allah, he is not blaming himself. Ayaw niyang tanggapin na siya ay mayabang. Ayaw niyang tanggapin na siya ay mutakabir. Para sa kanya, ang Allah ang may kagustuhan ng kanyang sariling pagkakamali. Qala fabima aghwaytani la'akudanna lahum 'ala siratikal mustaqim. Isinusumpa ko sa iyo, ya Allah, na uupuan ko sila sa right path. Doon ako uupo sa right path. Doon ako uupo sa lahat ng mga gawain patungo sa iyong paraiso. Right? Hindi ko sila tatantanan. Ibig sabihin, kung gaano kalaki ang iman mo, ganoong kalaki ang shaitan mo. Right? So kung ikaw ay hijabi, mas malaki ang shaitan mo kaysa sa walang hijab. Kung ikaw ay munakiba, mas malaki ang shaitan mo kaysa sa hijabi. Kung gaano kalaki ang iman mo, kung gaano kalaki ang oras mo sa tahajjud, sa sunnah, sa pagbabasa ng Quran, sa pagsasaliksik ng kaalaman, kung gaano ka ka-active sa Islamic organization, kung gaano ka kabuting Muslim, kung gaano ka kabait na bata, kung gaano ka kagaling sa pag-aaral, kung gaano ka ka-focus sa mga pangarap mo, ganoon kalaki ang shaitan na i-assign sa'yo ng Azazel. Ano ang gagawin niya? Uupo ang kanya sa landas ng Allah. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim, and surely Allah, they will find me from their front and then from their back, right? And then from their right and then from their left. Wala tajidu aksarum syakirin. At isinusumpa ko sa iyo, ya Allah, na kailanman ang lahat ng anak ng Adam magrereklamo at magrereklamo at magrereklamo at magrereklamo sila.
Lagi silang magre-reklamo. Hindi sila makukontento. Kahit na mayroon sila, ang pakiramdam nila wala. Kahit na mayaman sila, ang pakiramdam nila, sila ay mahirap. Ano pa kaya ang mga mahihirap? Mas lalong magre-reklamo. So, iyan ang isinumpa ng Shaitan at Akulayakan. They will find me from their front. Meaning, from our front. From our future. Gagamitin ng Shaitan. Ikaw, mami, ang mga anak mo. Gagamitin niya ang mga anak mo. Ang future ng mga anak mo para makalimutan mo ang Allah. Gagamitin niya ang mga anak mo para hindi ka makapagsadaka. Gagamitin niya ang paghahanap buhay mo para sa mga anak mo para hindi ka makapagsala. Gagamitin niya ang pag-aaral mo. Dahil alam niya na ang kinabukasan mo, ang pangarap mo na maging doktor, maging teacher, maging alim, yan ang magiging dahilan para makalimutan mo ang Allah. Bakit? Dahil magiging busy ka sa pag-aaral. وَمِنْ خَلْفِهِمْ and they will find me from their back. Gagamitin ko, ya Allah, ang kanilang mga masasamang past. Katulad ng sa tuwing iniisip mo na magbabago ka. Sa tuwing iniisip mo na magbabago ka, laging ipinapaalala sa iyo ng Allah ang Shaitan, ang mga kasalanan mo. Noong ikaw ay ayaw gumawa ng kasalanan, dahil ikaw ay may hiya, ikaw ay may iman, ikaw ay may takot sa Allah, dahil naaalala mo ang mga magulang mo, ang sabi ng Shaitan, okay lang na makipag-boyfriend ka, wala ka namang gagawing masama. Kaya mo ba? Mahal ka niya at mahal mo siya. Come on! And then, okay lang na makipag-chitchat ka. Kasi nagmamahala naman kayo. And then, lahat naman ng babae may boyfriend. Bakit ba hindi? And then, noong papunta ka na sa haram relationship at napunta sa zina, anong sinasabi ng Shaitan? Hindi ka na patatawarin ng Allah. Napakasama mo. Napakalaki ng kasalanan mo. Shaitan will use our evil past para hindi tayo mag-move on, para hindi tayo magbagong buhay. Right? So, anong sinasabi niya? Hindi ka na patatawarin ng Allah. And then, ang mga kabataan, ang mga nanay na depressed, sino ba ang taong ayaw magbagong buhay? Sino bang Muslim ang ayaw niyang maisip ang Allah? Sino bang Muslim ang ayaw magsisi? Sino bang Muslim ang hindi natatakot sa imperno ng Allah? Right? Pero, nawawala yung ating pagbabago na magbagong buhay at magtawba sa Allah because of the waswas of Shaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nagwawaswas, whispering in our breast. Right? At ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sabihin ng Shaitan, na Ya Allah, bigyan mo ako ng kapangyarihan na iligaw sila ng landas. Ya Allah, bigyan mo ako ng kapangyarihan na hindi ako mabuhay. Ibig sabihin, mula kay Azazil hanggang sa kahuli-huli ang Shaitan na ipapanganak, hindi sila mamamatay. So, gaano sila kadami? Billions and billions and billions. Hindi ko alam kung gaano kadami. Only Allah who knows. So, hindi na sila mamamatay. Binigyan pa sila ng Allah ng kapangyarihan na iligaw tayo ng landas, magwaswas ng masamang gawain, and then, we will find them in our front, in our back, in our right, in our left. So, mga takulayakan, until maramdaman natin yung hopelessness, yung despair, Allah will not forgive me. So, anong sinabi ng Allah? Kul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Muhammad, sabihin mo sa aking mga alipin na inisraf nila ang kanilang mga buhay. Winasak nila ang kanilang mga buhay. Walang ginawa ko hindi kasamaan. Walang sala, walang hijab. Paninira dito, paninira doon, pagmamataas, pagyayabang, inggit, pagmamahal sa dunya. Sabihin mo sa mga alipin ko, kahit walang ginawang katiting na kabutihan, kahit ang kanilang mga kasalanan ay parang mga bote na mula dito sa harapan ko, mapupuno niya ang ibabaw ng langit at ang karagatan. Ang sabi ng Allah, La taqnatu min rahmatillah. Mga takulayakan, tinawag tayo ng Allah, Ya ibadi, o alipin ko. Hindi kanya sinabi na makasalan ang babae. Ikaw na teenager na walang hiya. Hindi niya sinabi na ikaw na lalaki na drug addict. Hindi niya sinabi na ikaw na bata na walang ginawa kundi magzina. Ang tawag sa atin ng Allah, Ya ibadi, o alipin ko na walang ginawang kabutihan kahit nakatiting. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah. Sa mercy ng Allah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanan na ang Panginoon mo ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan ng mga tao ng sanlibutan. Inna Allah ghafuru rahim. Dahil katotohanan na ang Panginoon natin ay sobrang nagmamahal na magpatawad at sobrang nagmamahal na magbigay ng habag. He loved to forgive and He loved to be merciful.
So, anong sinabi ng Allah sa Shaitan? Paulit-ulit mo silang ililigaw ng landas. Paulit-ulit ko rin silang patatawarin. Huwag lang silang mapagod humingi ng tawad sa akin. So, at ako layakan, huwag ka lang mapagod humingi ng tawad. Huwag ka lang mapagod humingi ng tawad. Katulad ko, anak, hindi mo rin alam kung ano yung mga kasalanan, ano yung mga pagkukulang ko bilang tao, bilang asawa, bilang nanay, bilang kaibigan, bilang kapatid, bilang kamag-anak. Lahat tayo ay may dalang kasalanan. Don't despair. Huwag mawala ng pag-asa. Huwag makikinig sa Shaitan. Yan ang sinasabi ng Shaitan. Pero sinasabi ng Allah sa iyo ngayon na patatawarin tayo paulit-ulit hanggat hindi tayo mapagod humingi ng tawad. So meaning, at ako lakan, hindi ka lang patatawarin ng Allah kung ikaw mismo ang nag-iba. So, magbabago tayo. Magbabago tayo at tutulungan tayo ng Ramadan. Pero ang pagbabago at ako lakan ay mag-uumpisa sa iyo. In Allah, la yugayru ma bikumin hatta yugayru ma bianfusihim. Kailanman, hindi babaguhin ng Allah ang kahit na sino sa atin hanggat hindi natin baguhin ang ating mga sarili. So, uulitin ko lang at ako liyakan, very visible, very possible, very, realidad na talagang kaya mo magbago. No? Sabi nga ng Umar radiyallahu anhu, minsan, ang mga taong may evil past, kapag sila ay nagbagong buhay, they can create a better future. Subhanallah. At napakadami ng mga sahaba, napakadami ng mga tabiin, mga imam, no? Hindi natin pwedeng pag-usapan yan dahil mas ibang-ibang topic ko na naman yan. At I think na pag-usapan natin yan sa mga topic natin na pagtatawba. Mga tao na mga magnanakaw, nagzisina, masamang tao, mamamatay tao, etc. na nang sila ay magbalik loob sa Allah. They became the better Muslim. Naging imam sila ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naging kasama sila sa Salafus Saleh. They became the better person, Muslima. So, ibig sabihin na takulayakan, kung sila ay naging ganon, lahat tayo ay pwede rin maging katulad nila, inshallah. So, ulitin ko lang, saan mag-uumpisa? Tayo po ay mag-uumpisa sa ating mga sarili. And all you need to do is only one walk. Right? Isang lakad lang. So kung nakatalikod ka, napakalayo mo na sa Allah, sa laki ng kasalanan mo, lumayo ka na, sa dami ng kasalanan mo, nadumihan na ang puso mo, nangitim na ang puso mo, nagkasakit na ang puso mo. Yung iba, baka namatay na ang kanyang puso sa dami ng kanyang kasalanan. Ang kailangan mo lang at akulayakan, kung pinapakinggan mo ako ngayon, na tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay nagkamali, at magkaroon ka ng sincere, ikhlas na desire to change. You really want to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And going back to Allah, all you need to do is only one step. Only one step. Just imagine, umalis ka, lumayo ka sa Allah, maybe billion step, maybe million step, maybe 1,000 steps. All you need to do is go back to Allah, and just one step, sincerely for the sake of Allah, kapag po tayo ay bumalik sa Allah nang naglalakad, ang Allah ay haharap sa atin nang siya ay tumatakbo. Subhanallah. So ibig sabihin po, ang kailangan ng Allah ay pagtanggap sa ating mga pagkukulang at pag-desire o intention na tayo ay magbabagong buhay na. At ang umpisa ay the desire to, self-discipline. Didisiplinahin mo na ang iyong sarili at magiging madali ang pagdisiplina dahil ang ating mga essential na pangangailangan na pagkain anytime, pag-inom anytime, di ba? At sa mag-asawa kung kailan nila gusto, walang makakapigil sa kanila. Pag ito ay nadisiplina na mo, ibig sabihin, the rest ng mga haram na gusto mong disiplina sa sarili mo ay magiging madali. Bakit? Unang-una dahil ikaw ay nag-aayuno at kapag ikaw ay nag-aayuno, ang iyong napsu hawa ay napaka soft at siya ay napaka obedient. Diba? Napapansin mo kapag tayo ay nagpapasing dahil nawawalan ka na ng lakas, kahit yung galit mo, hindi mo na kaya. Kahit yung boses mo, nawawalan ka na ng lakas. Diba? So kung maiisipan mo magpunta at magbulakbol, anong sasabihin ng sarili mo? Huwag ka lang umalis kasi gutom na gutom ako. So ang napsu hawa mo, napakahina. So ibig sabihin, kapag nagpapasing ka, na kayang-kaya mong i-disiplina ang iyong evil desire. Pangalawa, takulayakan, pag tayo ay nagpa-fasting, alam mo ba na ang word na Ramadan is from the word Ramad, meaning
root word ng Ramadan is Ramad, meaning yung exhausted burning, yung kumbaga yung sobra-sobra na init na ito ay ginagamit for example sa dessert, di ba? Yung init ng dessert kapag nasa 55, 50, di ba? Ano pa kaya kung more than that? Sabi nga nila, kahit itlog ay maluluto niya. So, ang Ramadan ay ibinigay ng Allah sa uman ng Propeta Muhammad SAW para i-burn ang lahat ng ating mga kasalanan. So, kahit gaano kalaking kasalanan, sa isang Ramadan lang, isang araw lang ng Ramadan, walang imposible na lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano pa kaya at akulayakan kung matatapos mo yung 30 days of Ramadan na talaga namang ipinakita mo sa Allah ang tunay na pagbabago, mabait ka sa araw, mas mabait ka sa gabi, mabait ka kapag maraming nakakakita, mas mabait ka kapag nag-iisa ka lang sa kwarto, the moment na magawa mo yun at akulayakan, hindi ka lang patatawarin ng Allah. Ano ang sinabi ng Allah kapag nagbagong buhay ka at nagtawba ka at gumawa ka ng kabutihan at ipinakita mo sa Allah na tunay na kaya mong iwaksi ang kahayupan ng iyong sarili, ang demonyohan na ginagawa mo, ang sabi ng Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulai ka yubaddilu lahu sayiatihimul hasanat. Sabi ng Allah, sino man ang nagtawba ng totoo, totoong nagsisi, iniwanan niya ang kanyang mga maling ginagawa, mga haram na naging nagdulot sa kanya ng kasamaan, kapag siya ay naniwalang muli at naggumawa ng kabutihan, hindi isang katutak na kabutihan, faulay kayo ba dilulahu sa iati mong hasanat. Lahat, sabi ng Allah, ng kanyang kasalanan. Kung ang kanyang kasalanan ay 1,000,000, kung ang kanyang kasalanan ay 1,000,000, kung ang kanyang kasalanan ay bilyon-bilyon na kasalanan, faulay kayo ba dilulahu sa iati mong hasanat. Allah will automatically forgive your sin, my sin, and Allah will convert our evil deeds into good deeds. So, saan ka pa makakakita ng Panginoon mo na hindi ka lang niya patatawarin, papalitan pa niya ang dambuhalang kasalanan na ginawa natin, buong buhay natin, into good deeds. This is the mercy of Ar-Rahman, Ar-Rahim. So, uulitin ko lang at akulayakan, everything will be forgiven. And Allah will forgive everything as long as hindi ka mapapagod humingi ng tawad, and Ramadan is the perfect days and hours for us to forgive, to ask forgiveness from Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, mga takulayakan, konting disiplina lang, kailangan natin ng disiplina dahil alam natin na ang ating mga sarili, ang ating mga mga kalaban, right? Sabi nga nila, if you don't conquer your enemy inside, then how will you conquer your enemy outside? Meaning, sino yung pinakamalaking enemy natin? Na ang ating mga sarili. Yung ating mga desire na maganda na naging evil. Dahil nag-release ka ng dopamine, naging addict ka, dahil dun mo na inalay ang kaligayahan mo, ang buhay mo. So until hindi mo na namamalayan na nagagawa mo na yung mga bagay na kahit kailan hindi mo inisip na magagawa mo. So, pangalawa at akulayakan na gagawin mo ay after mag-saum tayo, then automatically kailangan mo nang isagawa ang pagkukumpleto ng sala. Right? Very, very important itong topic natin, mga anak, kasi alam ko na ang pag-aayuno ay hindi mahirap para sa lahat. Sabi ko nga, kahit yung 5 years old, kaya niyang mag-ayuno. So, I think hindi na yan masyadong dapat na pag-usapan. Pero wag na wag mong kakalimutan at akulayakan na kung ang Ramadan ay para siyang very, very powerful na kaya niyang sunugin ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang kailangan mo naman ngayon ay ang paggawa ng isang kabutihan na kailangan mong mag-shield, no? Kailangan mong mag-create ng fence or shield sa fortress mo. So, for example, ang Ramadan is a big fortress na punong-puno ng kayamanan, punong-puno ng ibada, punong-puno ng reward. Amazing, no? Alam natin lahat yung mga reward ng Ramadan. Man sama Ramadan, ang iman, ang wahti saban, gufira lahu mataqadama min dhambi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino man, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mag-ayuno ng buong puso, iman, no, paniniwala sa Allah, wahtisaban, at pangarap, no, na bigyan siya ng Allah ng huge reward,
no? Ang lahat ng kanyang kasalanan ay patatawarin ng Allah. Imagine mo 'yon. So, ngayon at ako lang nandito yung Ramadan. So, alam natin itong Ramadan punong-puno ng mga mashallah, pero kailangan mo ng protection. Kailangan mo itong proteksyonan pagkatapos ng Ramadan. Kailangan hindi ito masira ng shaitan. Kailangan hindi ito wasakin ng iyong sarili. So, kailangan mo ng fortress. At ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Katotohanan, no? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang salat tutulungan kanyang maiwaksi ang lahat ng faksha, mga kahayupan na ginagawa natin, zina, pornography, mga kalaswaan na ginagawa ng mag-asawa, ng mag-boyfriend, ng isang babae, ng isang lalaki, ng isang kabataan, wal mungkarat, at lahat ng mga evil na ginagawa natin, ang ating mga sala, ang ating protection. It will be our fortress. So, kailangan mong magsala. Right? So, kung mapapansin mo, ano ang gawain sa Ramadan na paulit-ulit at sobrang napakadami? Napansin mo? Paulit-ulit at sobrang napakadami. At ito po ay ang sala. Hindi lang tayo nag-5 times a day. Hindi lang nagsusunna yung mga masyadong malakas ang connection niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng rawatib, ng nawafil. Kung hindi, nagtatarawi pa tayo ng 8 rakaat. Yung iba, mashallah, amazing, 20 rakaat. Right? And then, yung iba dyan, hindi na niya mahintay yung last 10 days of Ramadan na kumpletuhin ang mga tahajud dahil alam natin kung gaano kalaki yung huge reward na napapaloob sa Laylatul Qadr at sa last 10 days of Ramadan. Kung hindi pa dumarating ang last 10 days of Ramadan, sila ay nagkikiyamul layl, nagtatahajud bago sila magsuhur. So meaning at ako lakan, ito ang frequent, no, na training na isasagawa ng mga kamusliman. Magtatarawi, grabe, pero wag na wag mong kakalimutan at ako lakan, na ang sala, kahit magtarawi ka ng 8 rakaat, wala pa rin tutumbas at wala pa rin katulad ang mga wajib. So ano ang gusto kong sabihin dito? Kailangan mong isagawa ang 5 times a day prayers. Kailan at ako layakan? Ngayon na, hindi mo na hihintayin ang first day of Ramadan. Dahil bakit hindi mo hihintay ng first day of Ramadan? Paano kapag namatay ka? Paano kung bukas namatay ka? Huwag mong sabihin na hindi ka mamamatay. Huwag mong sabihin na hawak mo ang iyong buhay. Mga anak, ilan ang kakilala mo? Ilan ang kamag-anak mo? At ang mga taong ito ay mas mabuti kaysa sa atin. Ang mga taong ito ay maaaring mas mahal ng Allah kaysa kay kakasali. Ang mga taong ito ay mas malaki ang kaalaman kaysa kay kakasali. At sa iyo, ang mga taong ito ay mga practicing Muslim. Umiiyak sila sa Allah na Allahumma balig na Ramadan. Pero namatay sila last month, namatay sila last week, namatay sila kahapon. Pero at ako layakan, wala tayong guarantee na pwede tayong mabuhay sa first day of Ramadan. Kung talagang gusto mong magtawba, kung talagang gusto mong bumalik sa Allah, kung talagang naniniwala ka at akulayakan na ang Allah ay Ar-Rahman at Ar-Rahim, kung totoong naniniwala ka sa baraka ng Ramadan, kung naniniwala ka na may paraiso ang Allah at may imperno ang Allah, na ngayon ka mag-uumpisa ng sala, hindi sa first day ng Ramadan. Take note, 5 times a day sala. Mga atakulayakan, sa dami ng ating mga kasalanan, ang nadudumihan ay ang ating mga puso. Sa tuwing gumagawa tayo ng haram, ang naaapektuhan is ang ating mga puso. So, bago dumating ang Ramadan, sabi ko kanina, lahat tayo ay may daladalang kasalanan. Lahat tayo ay may sipon. No? Kumbaga, kung sipon ang pag-uusapan, may sipon ang ating mga puso. May ubo ang ating mga puso. Yung iba, dying ang kanyang mga puso. Yung iba, na-COVID ang kanyang mga puso. Depende sa kasalanan mo. At ako liyakan, kapag ang puso ay may sakit, ano ang sasabihin ng doktor kung may sakit ang katawan mo? Sabi niya, kailangan mong uminom ng antibiotic. Kung malala ang sakit mo, kung alam mo na may cancer ka, maraming iti-take ang nagamot. Maraming ibibigay ang doktor na gamot para gumaling ka. Right? Ang Islam at akulakan, ang pinaka number one prescription, kung ang puso mo ay madumi para malinisan, kung ang puso mo ay may sakit para gumaling, kung ang puso mo ay namatay para mabuhay, at ito at akulakan ay sa ngalan ng Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 5 times a day sala. Take note, hindi dalawa. Dahil kung dalawa, ito ay Shia. Hindi tatlo. Dahil kung tatlo, ito ay Shia. Anak,
5 times a day prayers. Pero kung sasabihin ng doktor na inumin mo ang antibiotic, ito yung milligram na kailangan mong gawin at kailangan mo pang mag-vitamin, pero wala kang pakialam, naging matigas ang ulo mo. Instead, pag-uwi mo ng bahay, uminom ka ng poison at nagkaroon ka ng toxic sa katawan mo at pwede kang mamatay. Sino ang nasaktan? Who harm? Who, I mean, sino yung naapektuhan ng poison? Is it you or the doctors? You just bring harm to yourself. It's not the doctor. The same attack ulit akan. Sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung talagang gusto mong magtauba at gusto mong iwanan na ang mga haram na ginagawa mo at gusto mong maging matatag na Muslim, na kailangan mong magsala ng 5 times a day, dahil ang sala at akulakan ang pinaka-effective na gagamot sa sakit ng ating mga puso. Without sala, you will never be a good Muslim. Without sala, your Ramadan will never be complete. Hindi ko sinasabi na walang kwenta ang iyong Ramadan. Mashallah, may reward ang Ramadan mo. Pero pagpasok mo, pagdating mo sa Yawmul Qiyamah, ano ang iyong susi? Walang susi ang iyong paraiso. As-salatu miftahul jannah. Ang sala at akulayakan ang pintuan ng paraiso. So, inshallah, no? Kung talagang gusto mo magbagong buhay, magkaroon ka ng fortress ng iyong Ramadan, maging better Muslim ka, then kailangan mo isagawa ang 5 times a day prayers. I'm telling you at akulayakan, kung dadagdag mo ito ng kahit na tarawi lang, no, hindi mo kailangan magsuna kung ikaw ay nasa opisina, hindi mo kailangan magsuna kung ikaw ay busy sa pagtitinda, kung wala ka talagang time, 'di ba? Kung ikaw ay nag-aaral at napakadami ng yung thesis, hindi mo kailangan magsuna, hindi mo kailangan maging super Muslim, 'di ba? Na kailangan i-perfect mo yung mga sunna, kailangan mag 20 rakat ng tarawih. Ang kailangan mo lang ay ang sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ang sabi ng Allah, He created death and life para malaman ng Allah kung sino yung gagawa ng ahsanu amala, meaning quality good deeds, hindi quantity. So, anak, gusto kong maging super Muslim ka, pero ayaw kong irekomenda na maging super Muslim ka sa first 10 days ng Ramadan. Ayaw mo nang umalis sa masjid. Pero pagkatapos ng 11th day ng Ramadan, wala nang tao sa masjid. Right? At pagkatapos ng last 10 days of Ramadan, lutay-lutay na yung katawan mo dahil naging super Muslim ka sa first 10 days of Ramadan. Mga takulayakan, swaya-swaya lang, no? Hinay-hinay lang. Kung hindi ka nagsasala, enough na mag 5 times a day ka. On time, right? With khushu. Yun, importante yun sa Allah. Hindi naman kailangan ng Allah ng isang katutak na ibada. Ang kailangan lang ng Allah ay ipakita mo na tinatanggap mo na ang sala ay 5 times a day, ay wajib, at ang sala ay susi ng paraiso, na ang sala ang number one fortress mo sa lahat ng gagawin mo sa Shahrul Ramadan al-Mubarak. So, at ako lakan, ang dami ng mga akawat, kaka hindi ako makapag-pray kasi napakahirap, busy ako. Parang burden sa kanila ang sala, then I'm telling you, sala is not a burden. Don't make sala as a burden. Sala will remove all the burden in your life. So kung pagod ka sa pag-aaral, kung may problema ka sa buhay, kung ang dami ng problema mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, financial yan man o health, lahat ng tao ay may problema. At ang dami ng mga taong na di-depress, gustong magpakamatay, nawawala ng pag-asa, I'm telling you, sala is the remover of the burden. Iiyak mo lang yan sa Allah. Isujud mo lang yan sa Allah. Makikita mo, Alladhi, walladhi anzala sakinatan fi kulubil mu'minin. Pagkatapos mong sumagsujud, ang mataimtim, na umiiyak ang puso mo sa Allah, pagkatapos mong magsalam, mararamdaman mo na lahat ng burden, ng pag-aaral, ng problema, ng lahat ng burden sa mundong ito, walladhi anzala sakinatan fi kulubil mu'minin. MashaAllah. Mararamdaman mo yung peace, yung tranquility, yung serenity. So, atakulayakan, don't make sala as a burden. No? Instead, don't forget that sala is the remover of the burden of this life. Mga atakulayakan, sala is, dito ako mag-end from the root word sila, meaning connection. Right? Wala tayong connection na napakalakas maliban sa sala. Right? Ang Ramadan, 1 month connection sa Allah. Pero ang sala,
ay ginawang open to all the believing men and women. Right? From Fajr hanggang bago ka matulog. Dahil ang gusto ng Allah, ang pintuan niya ay laging open. Depende lang sa'yo kung ikaw ay tutuktok. At kung totoo na gusto mo maging napakalakas ang sila or connection mo sa Allah, pahabain mo ang sujud mo. Pag magkaroon ka ng taimtim na sala, i-memorize mo ang Fatiha ng may tajwid, ng may tafsir, naiintindihan mo yung Fatiha. Kahit ang nababasa mo lang ay kul huwa Allahu ahad, hindi natin kailangan magbasa ng Suratul Baqara. Ang importante ay naiintindihan mo yung Suratul Ikhlas, Suratul Nas, Suratul Falak, Suratul Kafir. Kahit kapatid ko, at ako layakan, kahit yan lang ang memorize mo, ngayon pa lang, no, bago mag-Ramadan, tingnan mo ang meaning ng mga binabasa mo, and I'm telling you, at ako layakan, makikita mo na ang connection mo sa Allah will be very, very strong. Ano pa kaya, atakulayakan, kung ang open appointment sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is the tahajjud, ay gagawin mo siyang wajib sa iyong mga sarili. Magsusumamo ka, mag-e-effort ka, mag-e-struggle ka, matutulog ka ng maaga para gumising ka ng maaga. Didisiplinahin mo ang iyong tulog, ang iyong social media relationship. Pupuksain mo ang mga bagay na nagiging sayang ang oras mo para lang makatulog ka ng maaga, gigising ka ng maaga. Because you want to establish a very, very strong relationship with Allah subhanahu wa ta'ala in the middle of the night, then I'm telling you, matakulayakan, right after Ramadan, you will be an amazing Muslim. Napakadami ng kakilala ko na pasaway na attorney, pasaway na engineer, pasaway na nurse, professional, walang kwentang kabataan, haram ang buhay niya. Pero nang siya ay magbagong buhay sa Ramadan at niyakap niya ang Islam at isinagawa niya ang sala kasabay ng kanyang pag-aayuno, wallahi alazim, after the Ramadan, amazing, amazing, amazing result. Napakadami ng mga kabataan, mga professional na kilala ko na ganito. So now ay ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mag-aayuno at magsasala. Dahil isang katutakang nag-aayuno pero hindi nagsasala. Isang katutak ang nagtatarawi, pero hindi nagpa-fajr. Isang katutak ang gumagawa ng kabutihan sa Ramadan, pero hindi kumpleto ang sala. I'm telling you, at ako layakan, kung ganyan ang Ramadan mo, kung ganyan ang sala mo, pagkatapos ng Ramadan, babalik at babalik ka rin sa kung ano yung gawain mo pagkatapos ng Ramadan. So to conclude, at ako layakan, to discipline yourself is a very little thing because it is only 30 days. Hindi katulad ng pagdodoktor na kailangan mo magbilang ng 16 years para maging doktor, ng 25 years para maging consultant. Anak, imaginein mo, 30 days only. Magbibilang ka lang ng sa calendar mo, gagawa ka lang ng plano ng 1, 2, 3, up to 30. Konting-konting oras lang, konting disiplina lang, konting pagbabago lang, ikhlas lillah, amazing result after Ramadan. At, ano ba to? Para at ako layakan, ma-motivate kita kung paano ka, paano madidisiplina ang iyong sarili. Ang unang-unang gagawin mo, define the purpose of your life. Diba? Kasi yun ang mag-motivate siya. Bakit kailangan kong i-discipline ang aking sarili? Bakit kailangan kong mag-ayuno nang hindi ako nagbabackbite? Bakit kailangan kong mag-ayuno nang hindi ako nanonood ng Netflix? Bakit kailangan kong matulog ng maaga para makapagsambayang ako ng Fajr? Anak, define the purpose of your life. Number one, very easy to discipline yourself. Ano ba ang purpose ng buhay mo? Para mabuhay at para mamatay. Right? Kahit ayaw mong mamatay, I'm telling you, alam mo, sa sarili mo na mamamatay ka. Hindi ka man magsala o magsala, mamamatay ka. Bata ka man o matanda, mamamatay ka. Mayaman ka man o mahirap, mamamatay ka. Anak, no doubt, lahat tayo mamamatay. So dahil mamamatay tayo, meaning at ako layakan, kung may katapusan ng buhay na ito, may panibagong buhay. So the purpose of our life is only to worship Allah. So dahil nandito tayo, para i-worship ang Allah at alam ko na naniniwala ka na sa Allah, then define your goal. Define your goal. Ano ba ang goal mo? Ngayong Ramadan, mag-focus muna tayo sa Ramadan. Ano ba talaga ang goal mo sa Ramadan? Ano ba ang gusto mo sa Ramadan? Gigising ka ng buong araw, tapos pag-social media ka ng buong gabi, and then buong araw matutulog ka, gigising ka lang kapag mag-CR ka. Kung hindi yan ang goal mo, then kung ang goal mo ay maging the best Muslim, then anong oras ako matutulog? Create a sleeping routine, and then create a morning routine. Kailangan mong gawin yan, right?
kailangan mong mag-define ng goal mo. Ilan ba ang aking sasambayangan? Hindi ko kayang magsuna. Alhamdulillah, walang problema. Kailangan on time. Kakausapin ko ang aking boss. Okay, hindi ko kayang magtarawi sa masjid. Sa bahay ka magtarawi. Right? Hindi ko kaya ng 20 rakat. Anak, okay lang kahit na 4 na rakat. Ang gusto lang ng Allah is yung continuity. Consistent. Ayaw ng Allah nang nagtahajud ka ng 20 rakat and then pagkatapos ng 1 week, wala ka ng tahajud. Wala ka ng tarawih. Ang gusto ng Allah, kahit wajib lang ang nasambayangan mo, importante 30 days. Tuloy-tuloy. Ulitin ko lang. 30 days lang anak na pagdisiplina ng sarili. Perfect. I want to perfect my 5 times a day. Ya Allah, tulungan mo ako. See? Hindi ka super Muslim. Pero, itong 5 times a day na to, na nakita ng Allah ang effort mo, nakita niya kung paano ka gumihising ng asar. Kahit inaantok ka na, pawallahil adi matakulayakan. Allahu syakur. No? Ang Allah is very appreciative. Sobrang nakikita niya ang mga struggle mo at sobrang minamahal ng Allah ang mga bata, mga professional na katulad mo na nagbabagong buhay kaysa sa akin na nasanay ng magsala. Right? Huwag mong mamaliitin na, kasi ang nasasabayangan ko lang, dalawang rakat. It's okay! Anak, hindi mo naman ipapasok sa paraiso ang isang dambuhalang aman. Kung ang isang babae pumasok ng paraiso ng dahilan sa pinainom niya ang isang aso, ikaw pa kaya na alam ng Allah, buong buhay mo, hindi ka nagkasala, ngayon biglang tatayo ka para magsala. Allah sees your effort. And Allah will love that effort. And that effort will makes you, no? or will bring you to Jannatul Firdaws ila Allah. So, okay, takulayakan, define your goal. Of course, the best, kung kasama na dun yung magbabasa ako ng Quran, very good, alhamdulillah. Kailangan talaga magbasa ng Quran. Very good na isama mo yung magdidikra ko. Very good na isama mo yung magasadaka ko. Ang importante at takulayakan, makatotohanan. At kapag ikaw na-define mo yung goal mo, then when you plan, then you need to plant the plan. Itatanim mo ngayon ang goal na ito. Meaning at takulayakan, aalagaan mo at gagawin mo, isisiguraduhin mo sa Allah na whatever happened, may sala, is sala. Mag-aayuno ako kasabay ng perfect na sambayan. Right? And then, after that, atakulayakan, of course, motivate yourself. Diba? Magbigay ka ng reward. Mashallah. Kausapin mo yung sarili mo. Kasi self-discipline is a self-love, right? Wow! Kakasali, you're very good. Nakapagsambayan ka ng 12 na sunnah. Diba? And then, ano yung gusto ng sarili mo? Okay. Mamaya, pagkatapos ng iftar, dahil mabait ka, pakakainin kita ng paborito mong spaghetti. Ganun yun. No, self-talk is very, very important. Self-motivation is very, very important. Mga tao po tayo, hindi tayo mga malaikat. Kailangan paminsan-minsan, kailangan mong bigyan ng reward ang iyong sarili. For example, ang goal mo, hindi ka na magbabackbike. Buong araw, hindi ka nakapagbackbike. Kausapin mo yung sarili mo. You're very good. Kakasali, ang galing mo, hindi ka nakapagbackbike. Barakallahu fik. Dahil dyan, paiinumin kita ng Nesty or something like that. O di kaya, dahil mayaman ka, bibili ka ng bagong bag kasi ang bait-bait mo, sumusunod ka. We need self-talk, we need reward, and then motivation. Then after that, atakulayakan, ano ba to? Huwag mo kakalimutan na kailangan mo magsabar, di ba? Maraming mga pagsubok, kahit walang shaitan, ano yung kalaban mo, tulog mo, no? Ano yung kalaban mo, yung sarili mo, tinatamad. So move on lang. No? Kung sakaling na failure ka, hindi mo na perfect yung sala mo ngayong araw na ito, it's okay, no? And then, first day ng Ramadan, na-perfect mo, kinabukasan, nabawasan ng Fajr kasi hindi mo kinayanan, bumagsak ka na after summer. It's okay. Just move on and move on. Sabi ko nga, 30 days lang yan, no? At, inshallah, with the mercy of Allah, everything will be fine after Ramadan. Mag-expect ka ng mga challenges at lagi mong tatandaan at takulayakan, sabar lang ang ating mga kailangan at syempre, itatrack mo yung daily progress mo kapag nakikita mo na mashallah ang iyong, mashallah ang resulta ng iyong ginagawa ay magpasalamat ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga akhawat na dambuhala at huge ang kanilang mga pangarap, no, magtamat ng Quran ng 5 times a day, ng 7 times, 5 times in Ramadan, 7 times in Ramadan, 10 times in Ramadan, magtahajud, magtarawi, pasalamatan natin ng Allah. Dahil katotohanan na wala tayong mababasa na isang page ng Quran at isang sunna ng sambayang o sadaka na piso o anuman ang ibibigay mo until the biggest amount without the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So, huwag maging bilib sa iyong sarili at
ano ba ito, pasalamatan ng Allah, dahil ito ay galing lahat sa Allah. Uulitin ko lang at akulayakan, 30 days lang na time ang disiplina na gagawin mo. Dito tayo magkitraining, Psalm plus Salah, 5 times a day Salah, perfect na Psalm. And then, kailangan mo ng sabar, kailangan mong, kailangan mong i-disiplina ang iyong sarili. At kapag inabot ka ng 30 days, you will be perfect Muslim. Bakit kasi? Amazing Muslim. Bakit kasi? May research na 2190, right? Ito yung thousands of mga psychologists na pinag-aralan how to create a habit or how to break a habit. At na-found out nila na 21 days na tuloy-tuloy will really change you or will break your bad habit. So, ang Islam, hindi lang 21 days, kung hindi perfect na 30 days ng Shahr Ramadan al-Mubarak, itinali pa ng Allah ang mga syaitan bilang habag sa umma ng Propeta Muhammad SAW at pinag-ayuno ang iyong napsuhawa na napakalakas ang desire dahil bilang habag sa iyo at pinag-training ka ng napakaraming sala nang sa ganun ay pagkatapos ng Ramadan ay maging better version ka ng iyong sarili. So meaning at akulayakan, uulitin ko lang, ang pagbabago ay ginawang napakadali ng Allah sa Ramadan at ginawa niyang napakadali sa mga practicing Muslim na maging the best Muslim ever. And at the same time, at akulayakan, with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nga niya, lahat tayo ay patatawarin niya, wag lang tayong mapapagod humingi ng tawad sa kanya. So Allahumma balig na Ramadan, Allahumma balig na Ramadan, Allahumma balig na Ramadan. Sa mga nanonood, pakishare niyo ito sa mga kabataan, sa mga professional na alam niyo na pasaway, na naglo-lose hope, no? Walang pakialam sa Ramadan, na darating na yung Ramadan pero gumagawa pa rin ng haram. Baka sakali at akulayakan na ang share mo ang maging dahilan para ma-remind ang kanyang puso at maging dahilan ang live na ito para bumalik siya sa Allah at tawfikan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So Allahumma balik na Ramadan again, and hinihiling ko sa Allah na abutan tayo ng Ramadan with a perfect health and without so many challenges. Naway tawfikan tayo ng Allah at bigyan tayo ng napakalakas na sabar para magawa natin ang lahat ng ating mga goal sa Shahr Ramadan al-Mubarak. Allahumma ja'alna minal ladhina taqaw alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghayr wal afina an-nas. Allahu yuhibbul muhsinin. To conclude po, inshallah, yung ating live ay magiging Wednesday 1 o'clock na. So hindi na po tayo magla-live ng 7 o'clock beginning next Wednesday. Ang live po natin ay 1 o'clock na ng Wednesday, or baka gawin natin 1:30, no, or 2 o'clock, basta ganun lang siya, 1 or 2 ng Wednesday, nang sa ganun, ang 7 o'clock natin ng Wednesday ay mailaan natin sa Tarawih dahil ito ang pinaka-perfect na ibada sa mga oras na ito. So ulitin ko lang po, mula po Wednesday, ang ating oras ay mababago na after duhur na po yung live ng Dear Kakasali. May Allah bless you all, the Jannatul Firdaus al-A'la, with our loved ones. Allahumma amin. Allahumma dakhilna Jannatul Firdaus al-A'la. Bighayri hisabin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa lillahi tawfiq wal hidayah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa an. Ramadan al-Mubarak to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.